Thank you.
Tumayo po ang lahat. Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumairin. Mga kapatid, upang maging karapat dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At ang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami.
nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong pagmamahal na aming maaasahan, nagiging dalisay at matibay ang iyong sambayanan. Hindi ito makaiiral kapag hindi mo pinatnubayan. Kaya't sa pagsubaybay mo, lagi mo kaming pangasiwaan sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, sa Syria ay may isang pinuno ng hukbo na labis na kinalulugdan ng hari pagkat matapang siya makapangyarihan at pinapatnubayan ng Panginoon. Kaya laging matagumpay ang Syria. Ngunit siya'y ketongin. Siya ay sinaaman. Minsan, ang mga taga-Syria ay nakabihag ng isang babaeng Israelita. Ginawa nila itong katulong ng asawa ni Naaman. Sinabi nito sa kanyang Panginoon, "Kung ang asawa ninyo ay lalapit sa propeta ng Samaria, tiyak na gagaling siya." Ang sinabi ng Israelita ay sinabi ng babae kay Naaman. Nagpunta naman ito sa hari at ibinalita ang sinabi ng utusan ng kanyang asawa. Sinabi naman ng hari, "Pumunta ka at pagdadalhin kita ng sulat na sa hari ng Israel." At lumakad nga si Naaman. May dala siyang 30,000 putol na pilak, 6,000 pirasong ginto, at 10 magagarang kasuotan. Dala rin niya ang sulat para sa hari ng Israel. Anang sulat, "Mahal na haring Horam, ang may dala nito'y si Naaman na aking lingkod. Ipinakikiusap kong pagalingin mo ang kanyang ketong." Nang mabasa ito ng hari ng Israel, ginahak niya ang kanyang kasuotan at sinabi, "Ako ba'y Diyos na maaaring pumatay at bumuhay? Bakit sa akin niya pinapunta ang taong ito para pagalingin sa kanyang sakit? Baka naman humahanap lang siya ng dahilan para magdigmaan kami." Nang mabalitaan ni Eliseo ang ginawa ng hari, ipinasabi niya, "Bakit ninyo gagahakin ng inyong kasuotan? Sa akin ninyo siya papuntahin para malaman nilang may isang propeta rito sa Israel." Ipinasabi nga ni Haring Horam kay Naaman na ang hanapin ninyo'y si Eliseo, kaya sumakay ito ng kanyang karwahe at nagpunta kay Eliseo kasama ang marami niyang kawal na kabayuhan. Ipinasabi sa kanya ni Eliseo, "Pumunta ka sa Ilog Jordan, lumubog ka ng 7 beses at mananauli sa dati ang inyong katawan. Gagaling ang iyong ketong." Nang marinig ang sinabi ni Eliseo, nagalit si Naaman at padabog na umalis. Sinabi niya, "Akala ko pa na may sasalubungin niya ako. Tatayo siya ng tuwid, tatawagan ng Diyos niyang Panginoon sa Ilog Jordan at itatapat sa akin ang kanyang mga kamay upang ako'y gumaling. Bakit doon pa niya ako pasisisirin? Bakit hindi sa alinman sa mga ilog ng Damasco tulad ng Abana at ng Farfar? Hindi ba't mas malinis iyon kaysa alinmang tubig sa Israel? Siguro na may mas madali akong gagaling kung doon ako'y maliligo." At galit na galit siyang umalis. Lumapit sa kanya ang kanyang mga katulong at sinabi, "Panginoon, hindi ba't gagawin ninyo kahit mahirap pa riyan ang ipagawa sa inyo ng propeta? Gaano pa iyang pinaguhugas lang kayo para luminis?" Kaya, nang mapag-isip-isip ito ning Naaman, lumusong siya ng Ilog Jordan at lumubog ng 7 ulit. At tulad ng sinabi ni Eliseo,
na nauli sa dati ang kanyang katawan at kuminis ang kanyang balat, tulad ng balat ng sanggol. Sinaaman at ang kanyang mga kasama ay nagbalik kay Eliseo. Sinabi niya, "Ngayoy napatunayan kong walang ibang Diyos sa ibabaw ng lupa, kundi ang Diyos ng Israel." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Kung paanong yaong batis ang hanap ng isang usa, gayon hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Nananabik ako sa Diyos, Diyos na buhay, walang iba. Kailan kaya maaring sa harap mo ay sumamba? Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Ang totoo't ang liwanag buhat sa iyo ay pakamtan, upang sa Siyon ay mabalik sa bundok mong dakong banal, sa bundok mong pinagpala at sa templo mong tirahan. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Sa dambana mo, O Diyos, ako naman ay dudulog. Yamang galak at ligaya ang sa aki iyong dulot. Sa saliw ng aking alpay, magpupuri akong lubos. Buong lugod na aawit, ako sa Diyos na aking Diyos. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Tumayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating si Jesus sa Nazaret, sinabi niya sa mga taga nasa sinagoga, "Tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming babaeng balo sa Israel nung kapanahunan ni Elias nang hindi umulan sa loob ng 3 taot kalahati at magkaroon ng matinding taggutom sa buong lupain. Subalit, hindi sa kanino man sa kanila pinapunta si Elias, kundi sa isang babaeng balo sa Sarepta sa lupain ng Sidon. Sa dinami-dami ng mga ketongin sa Israel noong kapanahunan ni Eliseo, walang pinagaling isa man sa kanila. Sinaaman pang taga-Syria ang pinagaling. Galit na galit ang lahat ng nasa sinagoga nang marinig ito. Nagtindigan sila at ipinagtabuyan siyang palabas sa tuluktok ng burol na kinatatayuan ng bayan upang ibulid sa bangin. Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat.
Good morning po sa inyong lahat. Mga kapatid, sa umagang ito, tayo po ay nakarinig ng isang napakasimpleng paliwanag. Una sa ating unang pagbasa. Dito ko naalala ko yung kasabihan ng mga kabataang kasama ko noon sa San Felipe sa Mandaluyong, kung saan ako na-assign bago dito, 8 years. Kaya yung mga bukang bibig ng mga kabataan ay pamilyar na pamilyar sa akin. Minsan, meron kaming activity na talagang matututo ka rin sa mga bata. Kahit na sinasabi natin, ang titigas ng ulo, pasaway, mahirap sabihan, pakinggan mo rin dahil kung minsan may matutunan ka. Doon sa activity namin, parang tarantang-taranta na kami. Hindi namin alam kung ano ang gagawin. Tapos may isang bata doon, alam nyo, sabi lang niya, Father, simplihan lang natin. Simplihan lang natin. At tama nga naman, siguro kung meron mang isang bagay na itinuturo sa atin ng Kwaresma, sabi natin, ang panahon ng Kwaresma, ang Lent, ay panahon ng Diyos para ayusin ang buhay natin. Ngayong Kwaresma, hindi lang tayo ang may gagawin at ginagawa, ang Diyos din. Kaya nga inaayos tayo ng Diyos, pinagkukumpisal tayo, pinagbabati tayo, pinagbabalik loob tayo. At ngayong Kwaresma, pakinggan natin ang unang pagbasa, sinaaman, dakilang sundalo, ngunit may ketong. At nung siya ay pinadala sa Israel, sa isang propeta, para gumaling, anong inaasahan ni Naaman? Anong pinagawa sa kanya? Pinalublub lang siya doon sa tubig. Anong sabi ni Naaman? Ito lang pala ang paggagawa. Akala ko naman, meron kakaibang paggagawa sa akin. Ganyan-ganyan tayo kung minsan. Sa dami ng problema natin, ang hinahangat natin ay isang pambihirang pangyayari na tatapos ng isang problema. Yung pala, napakasimple lang. Simplihan mo ang buhay mo nang mabawasan ang problema mo. Paano mababawasan ang problema mo kung ganyan pa rin ang paggastos mo? Kung ganyan pa rin ang ugali mo? Kung ganyan pa rin ang mga kasama mo? Kung ganyan pa rin ang inuuna mo? Simplihan mo, maaayos mo. Kaya nga sa ating ebanghelyo, sa huling bahagi ng ating ebanghelyo, papaano hinarap ni Kristo ang mga taong hindi tumatanggap sa Kanya? Papaano tinanggap ni Kristo ang mga taong nagbabanta sa buhay niya? Napakasimple lamang. Nung sinabi ni Kristo, walang propetang tinatanggap sa Kanyang sariling bayan. Alam niyo yung mga tao, di ba, anong ginawa? Tinangka siyang ihulog sa bangin. Anong ginawa ni Kristo? Simple lang. Dumaan siya sa gitna nila at umalis. May sinabi siya? Wala. May ginawa ba siya dahil makapangyarihan siya? Anak siya ng Diyos? Wala. Dumaan siya at umalis. Your simplicity can be your power. Your simplicity can save you. Kaya sa pagpapatuloy ng misa natin, ngayong unang araw ng bagong linggo, simplihan natin. Simplihan mo. Pag sinabing live a simple, not sinful. Live a simple life so that others can simply live. So that you can truly live. Sa misang ito, patnubayan nawa tayo ng Diyos, tulungan nawa tayo ng Diyos nang makita at magawa natin ang simpleng paraan kung paano mabuhay
ng mabuti, ng tama. Use your simple life. Your simplicity is your power. Amen. Tumayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, si Jesus ay hindi tinanggap sa kanyang sariling bayan. May pananampalatayang tinatanggap natin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas at nananalangin tayo sa ngalan niya. Ang ating pong itutugon, Panginoon, tulungan mo kaming magmahal ng tulad ni Jesus. Panginoon, tulungan mo kaming magmahal ng tulad ni Jesus. Ang mga pinuno ng simbahan naway magpahayag ng salita ng Diyos upang may tapang at isabuhay ito ng may paninindigan. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming magmahal ng tulad ni Jesus. Ang mga magulang na Kristiyano naway maging malakas upang makasunod kay Kristo na siyang daan at ang katotohanan at ang buhay. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming magmahal ng tulad ni Jesus. Ang ating pagpapakasakit ngayong Kuwaresma, naway gawin nating higit na bukas sa mapanligtas na pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming magmahal ng tulad ni Jesus. Ang mga may sakit na nahihirapan sa kanilang kalagayan, naway makita ang presensya ng Diyos sa kanilang buhay sa pamamagitan ng pangangalaga at malasakit ng kanilang mga pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming magmahal ng tulad ni Jesus. Tahimik po nating ipagdasal ang mga iba pa nating personal na kahilingan. Ang kahilingan ng ating mga pamilya, mga kaibigan, na ipinagkatiwala rin sa atin. Ipagdasal natin ang mga kababayan nating biktima ng iba't ibang trahedya, lalo na ang mga biktima ng oil spill. Nawa sila ay patuloy na makatanggap ng tamang tulong at pag-asa pa rin. Ama naming maawain, sapagkat wala sa aming lumalapit kay Jesus kung hindi mo kami akayin sa Kanya. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang aming paglilingkod sa paghahain ngayon ay lubusin mo sa aming pakikinabang. Sa dulot mong kaligtasan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Minarapat mong ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat na aming inihahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagabigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamauwain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay
na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mga anak ng ating mapagpatawad na Ama sa langit, buong tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumairin. Simulan natin ang araw na ito nang may ginagawang mabuti at tama sa kapwa. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Poong Jesus Nazareno. Siya ang tunay mong kailangan. Siya ang tunay mong kayamanan. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Bye.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating ikatlong Lenten Recollection bukas, March 14, 2023, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi dito po sa ating simbahan. Ang ating tagapagsalita bukas ay si Reverend Father Earl Alison Valdez, ang ating pong attached priest. Patuloy pa rin pong pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards tulad ng pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagsasalo namin sa banal na pakikinabang ay magdulot nawa ng kadalisayan at magkaloob ng kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsisimba at igit sa lahat sa pagbibigay pa rin ng tulong donasyon gaano man kalaki, kaliit, ang mahalaga nakaalala tayo. Simplihan natin ang mga bagay-bagay sa buhay natin. Mabuhay tayo ng payak, ng simple, simpleng gumagawa ng mabuti at tama. Ang Diyos na ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong simpleng mabuting ginagawa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang imahen at dasalan
sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagpatawad na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba na namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inahangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinahangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,